mismo ng simbahan nito, samantalang hindi naman ganap na Kristiyano si Constantine. Imagine a non-Christian defined great Christian. Ano pala yun? Alam ko para kong Christian. Nang ibingan ko siya, mamumot rin siya, many years after blues. Ang apat na Gospels ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay hindi lamang ang mga librong naglaman ng buhay ni Kristo sa mundong ibabaw. Mahigit daw sa 277 libro ang sadya umanong hindi isinama sa Biblia. So, hindi lang naisama sa opisyal na versyon ng Biblia. Dahil ang nagtitiklan ng official version ng Biblia si Constantine. Tinanggal din ko. Bawal. Ano ko bawal? Bakit? Sinabi naman naman na nag-Jesus. Ah? Kasi kung nag-define ang Jesus, hindi naman si Jesus, si Constantine. Ang Secret Archives ay taguan ng mga ipinagbabawal na literatura na maaaring makasira sa pananampalatayang katoliko. Nakasaan sa batas ng kanon na ang simbahan at bawat diocese ay magkaroon nito. Kaya iniingatan ang simbahan kasi bagamat sa totoo yan, kapag ilalabas ko, anong purpose ang sinabi niya? Kung wala skandal at masira lang ang simbahan. Aktibong alagad ng simbahang katoliko si Father Robert Reyes, pero mismo siya ay sanayon na ang simbahan daw ay isang baon ng sikreto. Ano pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan? At sa sobrang dami, ay ako pala kung nagagawin ang masalit ng bata. Ito ba'y inanabas niya, inalantad niya, hindi siya nang awan? Marunding na siya, nagkwento-kwento, pero wala tayo sa dumayan. Kasi kung isipin mo talaga, sino nga ba alam? Mas nakakatakot isipin na ang simbahan ay may sinisikretong yaman. Yan ba isang sikreto ang kayamanan ng simbahan na kong ito? Totoo yan. Sikret na. Kayo mga mahihirap, isa akong pag-insera na lang. Sabi nila, mag-antos para sa santos. Pero yung bakit, kaya sige nila mag-antos. Kung hindi nila sundan. Mayaman kung nagilang mo yung simbahan. Paintings. Yung mga bagay na nandiyan na bahagi ng kayamanan ng simbahan, pero hindi naman pera yun. Nakukutasan ng araw ang tinatawag na vow of poverty ng mga pare. Pag-audit kami regularly ng diocese. At sa Panginoon, pag-audit sa pare at nakita yung mga anuman niya, ay pwede rin ng pare maparusahan. Ang hamon sa simbahan ngayon ay kasi lab-lab ngayon napakahirap ng pagkasa natin. Ang dami dapat kayo na. Nasa ata yung pare na bumabagod sa may hirap na talaga ng mga pare, ng mga buhay. Ang sikretong mama ng simbahan katoliko ay wala para upuntin kumpara sa pinakamalaking lihim ng simbahan katoliko. Ang tunay daw na pagkatao ni Jesu Kristo. Sino nga ba daw si Jesus? Siya nga ba ay tao lamang na romantikong nagmahal kay Maria Magdalena? Si Maria Magdalena nga may babae na kapagbigay ng panandaliang aliho o karakter na ibinigay lamang ng simbahan para sirain at iligaw daw ang tao sa tunay nilang relasyon ni Jesus. Ang fiction o katangisip na The Da Vinci Code ni Dan Brown ay isa lamang sa maraming libro na kung hindi man diretsyang pumuliksaan, nagmumungkahi naman ang mga teorya at posibilidad sa tunay na buhay daw ni Jesus. Ang mga sources na ginagamit ang Da Vinci Code, hindi ang Biblia. Parang collection lang ng mga maraming mga kasalanan na ito na ako sabi ni Kristo. Ito ang nangyari. Ang inilabas ng libro nito ay pawang mga piratirasong teorya lamang na pinagtahintahin. Walang direktang basihan na inilalabas. Si Maria Magdalena si Kristo ay partners din. Kasama sila si Maria Magdalena active sa ministry ng Sagrada Iglesia. Maraming maraming po na teorya, kwento po ang dala. Pero ang tinudulo na, puro teorya. Wala tayong katunayan. Malalim pa daw ang paul ng lihim, tunay na mukha ng simbahang katoliko ang katil. Pero kung may pagtataguman, ito'y para proteksyonan lamang ang integridad ng simbahan. Kaya ayaw ng simbahan na mabawasan yung integridad ni Kristo bilang anak ng Diyos sa pagtanggap ng mga teorya na si Kristo si Maria Magdalena ay nilunayan na physical at sexual. Patangin ko na kahit sa loob ng simbahan, walang kasalanan. Hindi po kayo magpunta o palita. Walang kasalanan, wala kang kahinaan.
ang tanong, dapat lamang ba ng simbahan ay may sikreto? O dapat ay hubad at bukas sa bawat mananampalataya, anuman ang kulay ng katotohanan? Kailangan po bang magkaroon ng sikret ang simbahan? Sa bilang para, naging para, inyo po, tama. Hindi mo dito sa ng simbahan dahil may moralidad ay hindi papayagan na matabunan ang katotohanan ng mga kasinungalingan. Kung mahina at manipis ang paniniwala, hindi ba layong kumuko ang pananampalataya ng isang tao? Ngunit ang paniniwala sa puso ay hindi maiiwasan ang nilalaman ng isip.